matindi ang balita na ito, mga ka-istorya. Sinasabing kumita umano ng limpak-limpak na salapi ang kampo ni Duterte mula po sa mga pabor na ibinigay nila sa China. Iyan po ang tahasang sinabi ni former Senator Antonio Trillanes IV. Kakagulantang naman ang balita na ito, mga ka-istorya. Yang nakikita ninyo, yan mismo yung tabloid. Mababasa mo nga dyan, sila ang kumita sa China. Mm-hmm. Pakishare muna at pakilike, mga ka-istorya. Ha? Shoutout po sa mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Nag-live tayo ngayon dahil itong bigla ang balita na nakita natin, although napakainit dito sa aking studio. So ipakita ko na sa inyo ang referensya po natin. May nag-donate na po sa akin na pambili ng aking air conditioner pero kulang pa. Bali, 6,000 pesos pa lang. E nasa 30 to 40k pesos po yung bibilhin ko na aircon. So kinakailangan ko pa ng karagdagang pundo. So ito na. Yan po yung balita ni Abante. Palakihin ko nga muna. Pakishare po at pakilike. Trillanes, rumis back sa Duterte camp. Sila ang kumita sa China. April 2, 2024. Ang balita po na ito ni Abante. Anong sabi dito? Basahin nga natin. Tahasang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ang kumita ng limpak-limpak na salapi dahil sa mga binigay na pabor sa China. Ito ang buwelta ni Trillanes matapos siyang akusahan ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na ibinenta umano niya sa China ang Scarborough Shoal ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa dating senador, bukod sa ginawang pagbasura ni Duterte sa panalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal, na kung saan ay alam natin na totoo naman ito na ibinasura talaga ni Duterte, pinapasok din niya umano ang mga Chinese para magtayo ng Philippine Offshore Gaming Operator at Telco na inilagay pa mismo sa pusod ng kampo militar. Totoo din po ito, ginawan ko na rin ito ng content, na ang Pogo ay talagang inamin ni former President Rodrigo Duterte na pinapasok niya dito sa Pilipinas at yung telco pa na 40% umano ay owned by Chinese government ay pinayagan din po sa ilalim ng administrasyong Duterte na magtayo ng telco tower sa loob mismo ng base militar ng Pilipinas na kung saan ay ginusto nga po ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ipatanggal yan. Ginawa na po natin yan ng content. Ano ho? Tuloy. Kaya nga, sila ang kumita rito. Sila Duterte and company. I forget to mention Pharmaly, pharmaceutical, at saka Sinovac. Magkano ang kinita nila? They gave so much favor sa China in exchange pa doon by giving away so much doon sa natural resources natin sa West Philippine Sea. Paglalahad ni Trillanes sa interview sa ANC nitong Martes. Aniya, ang pulisiya ng Marcos administration sa WPS ay halos kapareho lang ng pulisiya ng Aquino administration. Tuloy, sa baba. Mayroon siyang, ang tinutukoy ay Duterte admin. Mayroon siyang policy of appeasement. Ano kaya yun? Dito sa Marcos administration, you don't have that. Similar lang yung Aquino administration and Marcos administration as regards sa West Philippine Sea policy. In fairness to Noynoy Aquino administration, mas mabuti pa nga naman sa administrasyon noon ni Noynoy Aquino kung pag-uusapan ay laban natin sa West Philippine Sea dahil ipinaglaban talaga ng Aquino administration yun. Kaya nga tayo nanalo sa Hague ruling. Yung sa arbitral ruling sa UNCLOS, may pinanghahawakan tayo dong papel na binasura naman ng Duterte administration. Maaaring sabihin natin na mayroon tayong kunting kiskisan every rotation mission, but at least intact yung ating national integrity. Ani Trillanes. Kasabay nito, nagbabala naman ang dating senador sa gobyerno na huwag papatulan ang panukala ni Roque
na i-decommission ang DR Fisher Madre sa Ayungin Shoal upang humupa umano ang tensyon sa nasabing lugar. Ito rin si Harry Roque, hindi ko naiintindihan ang stance nito eh. Ako'y hindi pabor sa sinasabi ni Roque kung totoo mang sinabi niya na i-decommission ang DRP Sierra Madre. Eh para na nating binuksan ang pintuan ng Pilipinas tuluyan para tuluyang pasukin ni China ang atin pong maritime territory niyan. Pabor yung sa China, dihado naman si Pilipinas kung totoong sinabi yun ni Attorney Harry Roque. Ano sa palagay ninyo? Pabor ba kayo kung sakaling nagsabi nga ng ganyan si Harry Roque? Tuloy natin. Sabi ni Trillanes, isa itong patibong dahil oras na ma-decommission ang barko, pwede na itong salakayin at wasakin ng pwersa ng China. Exactly. Pag na-decommission yan, pwede na ngang gawin po yun ni China. Patibong nga, tama si Trillanes. Yung sinasabi ni Harry Roque, patibong yan na ang mahuhulog sa patibong na yan, Pilipinas. Yun din ang tingin ko dyan, mga ka-istorya. Sa isang text message, binanggit naman ni Roque na baka siya yun. Nawala sa atin ang Scarborough nang nagsisecret nego siya. Ano nawala sa Pinas nung panahon ni Duterte? Wala. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Roque. Kung talaga pong nawala sa atin ang Scarborough Shoal panahon ni Noy, bakit pa nagdemanda ang Pinoy Administration, Pinoy Aquino Administration, bakit pa sila nagdemanda sa UNCLOS court? Diba? Yun sa Hedge ruling na kung saan tayo ang nanalo. Mas naniniwala ako rito, mga ka-istorya, sa sinabi po ni Trillanes. Eh kayo, ano sa palagay ninyo? Sino ang mas paniniwalaan ninyo sa part na ito ng balita natin ngayon? Si Trillanes o si Harry Roque? Ako, mga ka-istorya, although hindi ko gusto si Trillanes, uulitin ko, although dilawan yan, pero sa mga pagkakataong ito, may punto ang sinasabi ni Trillanes. At, kung i-judge ko lang naman, mga ka-istorya, sa nakikita ko ngayon, na ang mga dilawan ngayon, kumakampi na kay PBBM. Ang totoong kalaban ngayon na naninira sa administrasyon at gustong magpabagsak kay PBBM, mga toxic DDS, hindi na dilawan. Diba, nakikita naman natin yan, bilad na bilad yan sa ilalim ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat, mga ka-istorya, ha? And speaking of West Philippine Sea, in interview po ng Bloomberg, si PBBM, so nakuha natin yung interview sa kanya na may raw video po tayo, no? Ang pinag-uusapan doon, West Philippine Sea, Mutual Defense Treaty Pact ng Amerika at ng Pilipinas, at kung sakali bang magkakagyera, hindi natin hinahangad ang gyera. Malinaw na sinabi ni PBBM, hindi yun ang hinahangad natin at yun ang pinaka-iniiwasan natin. Niwala sa isip natin yung makikipag-gyera tayo sa China. Kaya itong si Roque talaga, balagbag ang sinasabi niya. Bakit? Eh, maiintindihan ninyo, pagka pinarinig ko sa inyo yung sinasabi ni PBBM, ipakita ko sa inyo yung source natin na video, ha? Ito yon. I-share ko muna sa inyo. Yan yung video, ha? Palakihin ko nga. Ngayon, hindi ito mismo ang ipi-play ko kasi sa Bloomberg ito baka makopyright ako. Although may fair use doctrine, kaya lang sa pagkakataong ito, mas gusto kong manigurado. Ipi-play ko ito pero audio lang ang ipapakita ko sa inyo para mapatunayan ko sa inyo na ito talaga sinabi ni PBBM interview sa kanya. I-play ko saglit. O, tingnan ninyo. People are seeing that a more robust defense. Narinig nyo ha, totoo yan. Ngayon, habang piniplay ko yan, may video naman ako dito na ipi-play din na video lang ni PBBM. At least ito ay hindi galing sa Bloomberg, no? Yan na lang yung ipi-play ko ha, mga ka-istorya. Habang piniplay ko naman itong sinasabi ni PBBM. Si play natin. The threat has grown. We must do more to defend our territory. The people are seeing that a more robust defense of our territorial rights recognized by the international community through international law, through the UNCLOS. We hew very close to that. We have not instigated any kind of conflict. We have not instigated any kind of confrontation. We are just trying to feed our people. We are just hoping to let our fishermen fish and to go about our business within our EEZ and within our baseline. Narinig nyo ba
yung sinabi ni PBBM, mga kaistorya. I hope na narinig ninyo. So ipaliwanag natin, hapuntuhan natin. Bakit natin nasabi, nasablay, balagbag yung sinasabi ni Roque? Yung sinabi kasi ni Roque, dinamay niya pa si Speaker, no? Si PBBM at si Speaker. Yan daw po yung gustong mangyari ni PBBM at ni Speaker. Tayo raw po ang nang po-provoke. Ah, tayo daw po kumbaga ang nang i-escalate ng tension diyan sa West Philippine Sea. Pino-provoke daw po ng administrasyon ni PBBM ang China. Kasinungalingan 'yon. Kasi ang katotohanan, alam naman natin, balagbag ang sinasabi ni Roque. Bakit? O ito sinabi ni PBBM. Hindi man lang tayo kahit kailan nag-instigate. Ano ba yung nag-instigate, nag-initiate ng anuman pong pambubuli o panghaharas o pag-escalate ng tension dyan sa West Philippine Sea? Hindi natin yun ginagawa. Ang ginagawa ni PBBM sa kanyang pulisiya o foreign policy dyan sa West Philippine Sea ay ipinaglalaban lamang natin kung ano yung para sa atin na nararapat naman sa international community o sa international law. Yun nga po yung easy natin. Ang gusto lang naman, ika natin, makapangisda yung mga mangingisda natin dyan, may mapagkunan sila ng pagkain o kabuhayan. Food supply yun eh. Yung West Philippines, ilang beses ko nang sinabi. Bukod po sa yan po ay mayaman sa natural oil and gas deposit, mayaman din po yan sa yamang dagat na kagaya ng mga isda. Isa sa pinakahahangad na makuha at makontrol ni China. Bukod sa ang laki ng energy demand din, ang laki din po ng food supply demand po ng China. Iatin yan. Sabi ni Duterte, ibigay na lang daw yung West Philippines sa China, kunin na lang natin yung isda. Katangahan yun. Katangahan yun. Bakit? Pag binigay mong West Philippines sa China, kahit yung isda di mo dyan makukuha, hindi na dyan papapasukin ng China yung mga manging isda natin, kaya katangahan yun. Binubula lang po kayo. Pag naniwala kayo sa ganong estratehiya, ay ginawa po ninyong tanga ang sarili po ninyo. Ganon po yan, mga kaistorya. Yan ang katotohanan. O tuloy natin yung sinabi po ni PBBM. Wait lang ha, kasi play ko ulit ito ha. Wait lang po. Play. The U.S. has weighed in. It constantly points to Article 5 of the Mutual Defense Agreement. Yung Mutual Defense Treaty, pak na, ang binabanggit ko dyan, itinatanong ng host kay PBBM. Tuloy. Which was signed in 1951. It now says that it now extends to all armed conflicts, armed attacks, in any area of the South China Sea. South China Sea. Narecognize na kasi ng Amerika yan. Yan yung sinasabi ng host. Diba dati hindi yan kasama sa Mutual Defense Treaty Pact ng Pilipinas, o 380 na pak pa. No, Mutual Defense Pact. Dati kasi hindi yan kasama. Yung South China Sea na yan. Dati ha, sa administrasyon lang ni PBBM, kinilala, ni-recognize ng China, nakasama yan sa Mutual Defense Pact ng Amerika at saka po ng Pilipinas. Totoo yun. Nandun po yun, nakalagay, mababasa mo sa 2+2 ministerial dialogue. Wait nga, search ko ulit yung 2+2 ministerial dialogue para po makita ninyo. Ano, mga kaistorya? 2+2 ministerial dialogue. Wait, i-search ko online ulit, ha? 2+2, ito na. Wait lang, ipakita ko sa inyo. 2+2 ministerial dialogue. Andito yun. Aha, ito. Tanggalin ko muna itong kay... ito na pala, ito na. Yan, palakihin ko. Ayan ha. Joint Statement of the U.S.-Philippines 2+2 Ministerial Dialogue. Okay lang ba sa inyo mag-wait habang hinihintay ang hinahanap natin dito? Yung South China Sea, o kung gusto ninyo mga kaistorya, kayo na lang ang magbasa po nito. Mga kaistorya. Underline the strong objections to the unlawful maritime claims, militarization of reclaimed features, and threatening and provocative activities in the South China Sea, including the recent attempts of the People's Republic of China to disrupt the Philippines' lawful operations at and around Second Tomas Shoal. Yung Second Tomas Shoal, nandun po naka-istasyon yung BRP Sierra Madre, ha? And the repeated massing of PRC maritime militia vessels at several sites within the Philippine Exclusive Economic Zone, including but not limited to maritime areas in the vicinity of Arauca Reef, Sabina Shoal, Second Tomas Shoal, and Whitsun Reef. Such activities also interfere
with the livelihoods of the fisher folk and undermine Philippine food security. Yan na, easy. Huh? Yung mga binanggit, nasa South China si NASA, West Philippine si po yun, mga kaistorya, lahat. Kung gusto ninyong mabasa talaga, wait nga, paano ba yung pag-find dito? South China Sea. Find South China Sea. Wait lang. Ayun, South China Sea. Wait, bakit ito? Yung sa arbitral ruling. Kinikilala din po nila, mga kaistorya. Oh. Called on the PRC to fully comply with the final and legally binding. Suportado po nila tayo. Ah? Ito pa, South China Sea. Ah, declaration of on the conduct of parties in the South China Sea. Ah, mababasa mo naman dyan. Nandyan po lahat. Nakalagay, mga kaistorya. Kung gusto ninyong mabasa ito ng buo, ilalagay ko na lang po ang link nito sa description po ng content ko dyan po sa YouTube. Hindi sa Facebook ha, kasi iba ang tingin po ni Facebook eh. Nandito rin yung EDCA, mababanggit din dito. Kung gusto ninyo itong basahin ng buo, mga kaistorya, ito. Finalized plans for the resumption of combined maritime activities including the conduct of joint sails by the US and Philippine navies in the South China Sea. Both sides are also discussed plans to conduct multilateral maritime activities with other like-minded partners in the South China Sea later this year. Nandyan po lahat mababasa mo. South China Sea, easy po natin. West Philippine Sea, nandyan po mababasa ha. Okay, tuloy na po tayo dito. Sa kay PBBM, ano po mga kaistorya, may tawag ng tawag sa akin kanina. Pasensya na ha, hindi, eh nagpiprepara na ako mag-live. Araw-araw tumatawag. Hindi ako, kasi busy ako, pasensya na. So ang ginawa ko, nirestrict ko na lang. Kasi nadidistract na po ako, pasensya na po. Tuloy natin yung sinasabi po ni PBBM. In practice, what exactly does that mean? Incursion, for example. Incursion, kasama po yun sa Mutual Defense Pact ng Pilipinas at ng Amerika. Si PBB mismo ang may sabi tuloy. To occupy, which is already happened. But incursion or occupy. Yung mga nasa loob ng EEZ natin, which is totoong nangyari na, ginawa na ng China. Kaya lang tayo, ang ginagawa natin sa mahinaon na paraan, hindi sa pakikipagyera, kung tutuusin mga kaistorya, nakalagay na yun sa Mutual Defense Pact ng Amerika at ng Pilipinas yung incursion eh. Nandun na si PBB mang may sabi. Kaya lang yung sinasabi ni Roque na ang EDCA, ang pulisiya ni PBB, mahahatakin tayo sa pakikipagyera sa China, ipapahamak tayo. Kasi nungalingan yun, binabaluktot niya kung ano talaga yung totoo. Ito ang totoo, yung sinasabi ni PBB, ang presidente na mismo ang nagsasalita. Tuloy natin. Still trying to keep it peaceful, but we avoid, as I said, we think about peace. It does not serve any purpose to heighten tensions. To say, okay, I am invoking now the mutual defense treaty. I don't think anyone wants that, unless the effects are such that it is a threat. It will become an existential threat to the country. Hindi natin i-invoke yung mutual defense treaty natin sa Amerika hanggat maaari, kasi peace ang gusto natin. Walang sino mang may gusto ng giyera, yun yung sinasabi ni PBBM. Maliban na ika kung may visible na o kung nandyan na yung tinatawag na malinaw na threat o banta ng banta laban sa Pilipinas. Ibig sabihin yung malaking, yung mataas na antas na ng gulo na maaaring idulot sa atin ng China. Anong halimbawa doon? Kung ginamitan na tayo ng armas ni China, pwede na. Wala na, no choice na eh. Gumamit na ng armas si China eh. Sabi ng National Security Council, kahit naman ika si China, ayaw ng giyera eh. Kaya nga hindi yan gumagamit ng armas eh. Hanggang water cannon lang yan eh. Diba? Kung madadadla tayo sa paninindak, pambubuli ni China, talo tayo. Kung maduduwag tayo sa pambubuli ni China. Kasi taktika nga yan ni China. Art of war nga yan. Art of deception nga yan. Isa sa art of deception, yung teksto ng art of deception, nandun yun. Kung kaya mong talunin ang kalaban mo nang hindi ka sasabak sa giyera, yan yung style na ginagawa ni China ngayon. Eh ang gusto nitong mga pro-China, magpasindak tayo. Yung lalambot-lambot eh, na kumbaga eh, tipong Duterte style, nalalambot-lambot na kutaw lang umano ng kutaw o bow ng bow sa China. Gusto nyo ganon? Ha? Gusto ng mga pro-China ganon? Gawin natin. Gusto nila.
madominate tayo ng China. Gusto nila makontrol ng China yung ating maritime territory. Ay hindi pumapayag ang administrasyon. Hindi pumapayag si PBBM. Di ba? Yan ang weak leader. Ay kung sino yung napakatapang, ang lakas magmura, yun pa ang duwag sa China. Tapos ang lalaking tao pa niya. Di ba? Di ba? Mabuti pa sa yung mga senior citizen natin kaysa sa kanila ng mga pro-China. Yung mga senior citizen natin, kahit mga senior na handa pa rin lumaban sa China, oh, pero yung mga pro-China, wala. Wala. Ang lalambot pagdating sa China. Di ba? Totoo naman. Tatanggi. Eh, totoo. Yun ang nakikita ng mga Pilipino eh. Tuloy. Then, I think it's very easy to say that would trigger the mutual defense treaty, the agreement between the United States and the Philippines. How confident are you about U.S. support? How far do you think the U.S. would go? Gaano ka ika kakampante? Nasasakluluhan ka ni Amerika. Tuloy natin. To support the Philippines in the South China Sea. Well, thus far, we can say that the United States has been very, very supportive in every way. Very supportive daw po sa lahat ng aspeto itong si Amerika sa atin, sabi ni PBBM. Tuloy. And it has, the United States has really shown that it takes very seriously these agreements that we have. Ipinakikita naman ika ni Amerika sa amin na seryoso sila dun sa Mutual Defense Treaty Pact. Defense Treaty Pact. Dublin na, defense na, pakpa, 380 na, pakpa. At least para malinaw. Paasar na naman ito si Roque sa sinasabi ni PBB. Bakit? Ang sinasabi kasi ni Roque, ginawan ko ng content na, di niya pwedeng itanggi yun. Na-live niya na eh. Ang dami nang nakapanood nun eh. Sabi po ni Roque, sinasadya daw po natin na galitin si China. Parang kumbaga, pinoprovoke natin si China para girahin daw umano tayo ni China pagkatapos tatakbo daw tayo kay Uncle Sam. Yun yung sinasabi ni Roque. Baliktad, Pilipinas na po ang pinasama ni Roque at pinapugi niya si China. Ay, totoo yun, sinabi niya yun. Di niya yun matatanggi. Tuloy. Kontrang-kontra, maling-mali, balagbag na balagbag yung sinasabi ni Roque sa sinasabi po ni PBBM. Tuloy natin. It's dangerous when something goes wrong, we'll run to Big Brother. That's not the way we treat it at all. Hindi naman yun ang gusto talaga natin eh. Maling-mali talaga yung sinasabi ni Roque. Hindi nga natin gusto ang gera. Hindi natin pinoprovoke ang China. Ang ginamit na termino dyan ni PBBM, una, instigate. Pangalawa, poking the beer. We are not poking the beer. Yun yung termino na ginamit. Hindi tayo nag-instigate sa China. Hindi tayo nagpo-provoke. Ipinagtatanggol lang natin kung ano yung nararapat na para sa atin. Ipinagtatanggol lang natin laban sa China. Ito lang, tanong natin kay Roque. Alam mo naman, Roque, na pagkalayo-layo na sa easy ng China yan eh. Alam mo rin naman, Roque, na i-easy natin ang pinapasok ng China. Bakit pinapupugi mo si China? Alam mo naman yun. Diba? Tuloy. We do this for ourselves. We do this because we feel that we have to do it. And it's not at the behest or of the United States. Just to follow up on that, how confident are you the U.S. is willing to go to war? Gaano ka kakampante o gaano ka kakatiwala sa Amerika na sasamahan ka ni Amerika kung sakaling magkaroon ng giyera? Sasamahan laban sa China. Tingnan niyo kung gaano katalino ang sagot ni PBBM. With China over disputed reefs in the South China Sea, how far is U.S. prepared to go? What are your talks suggesting to you? A step back from that question is that is precisely what we want to avoid. We want to do everything we possibly can together with our partners and allies. Yan ikang tanong mo na yan. Yan ang pinakaayaw-ayaw naming mangyari. Linaw nung sinabi ni PBBM. Yung tanong mo na yan, ano yung tanong? Gaano ka kakampante o katiwala sa Amerika na kung sakaling magkaroon ng giyera o giniyera ka na ni China, isasamahan ka niya, ipagtatanggol ka niya laban sa China? Abay ika, yan ang pinakaayaw naming mangyari. Kaya pa paano naging makatwiran yung sinasabi ni Roque na tayo ipapahamak?
ng pulisiya na NPBM, uhahatakin tayo ng EDCA sa pakikipagyera sa China. Hindi totoo yun. Hindi talaga yun ang purpose ni PBBM. Hindi yun ang purpose ng EDCA. Oh, di ba? Tuloy. To avoid that situation whatsoever. This is not poking the bear, as it were. This is not poking the bear. Linaw nung sinabi ni PBBM, hindi tayo ang nang po-provoke sa China. Hindi natin kinakanti si China para maasar sila, magalit sila. Kaya hindi talaga ako sang-ayon sa sinasabi ni Roque. Mas sumasang-ayon ako sa sinasabi ni PBBM at sumasang-ayon na ako ngayon sa sinasabi ni Trillanes kaysa kay Roque. Tuloy. Hoy, opinion ko lang ha. Kung sila nga eh, sa mali, inaabuso na nila yung freedom of speech nila, at least ako ginagamit ko sa makatwiran na paraan. Tuloy. We are trying quite the opposite. We are trying to keep things manageable level, to continue the dialogue, whatever they are, at every level. To continue the dialogue. Diplomatic approach, hindi giyera. And we have initiated many of those dialogues. Totoo yun. Tayo pa nga nag-i-initiate eh, ng makikipag-dialogue eh. Ang problema, hindi pinahahalagahan ni China. At least kumilos tayo, may ebidensya tayo sa international community just in case in time of high level of conflict. May ebidensya tayo na kumilos tayo, sadyang hindi lang po nag-comply si China. Diba? Tuloy. We have dialogues at the sub-ministerial level, at the executive level. I think that's what we have to continue. Binanggit yung ministerial dialogue, yun yung 2+2 ministerial dialogue na pinakita ko sa inyo kanina, ito yun. Binanggit ni PBBM. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, ang mga referensya natin ay legit. Hindi galing kung saan-saan lang. At least visible sa inyo yung source natin kung saan ang galing. Diyan pa lang sa taas, makikita nyo na po mga kaistorya yung URL. Eh. Ayan, no? Diba? On time, real time. Pwede nyo i-search yan kasi andyan mismo yung URL. Makikita po ninyo. Ayan, no? Diba? Tuloy natin. Pakita ko ulit dito si PBBM. Nasa na ba ako dyan? Alam nyo, iniipon ko talaga yung mga nare-research ko pong referensya. Ganun po ako. Tuloy. Tuloy natin. Because volatilities in the area, in the region. Back in May, you talked about how Philippine military bases will not be used for offensive. Military bases, ha? Mabilis lang yung pagkaka-pronounce niya. Military bases po yung sinabi niya. Tuloy, yung EDCA, kasama doon. At malamang, yun nga ang tinutukoy. Tuloy. Back in May, you talked about how Philippine military bases will not be used for offensives against China. Do you still maintain that position? Offensive. Offensive purpose? Hindi. Eh, tingnan ninyo ang paliwanag ni PBBM. Yes, of course. We have no interest in... Well, atras kong konti. Back in May, you talked about how Philippine military bases will not be used for offensives against China. Do you still maintain that position? Yes, of course. We have no interest in attacking anything or anyone. Not at all. Wala tayong purpose. Wala tayong anumang layunin na atakihin ang anuman o sino man. Yun sabi ni PBBM. Wala. Not at all. Yun yung sabi ni PBBM. Pakitag nga po yung mga pro-China. Tuloy. It's the furthest thing from our mind. We would not allow that. Unless we're at war, perhaps. But that's why we want to keep away from that situation as much as we can and maintain that. Maybe we could describe it as an uneasy peace, but it's peace nonetheless. See? Diba, mga kaistorya? Ngayon, ito pa. May sinabi, may babala, may paalala sa Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense. Ito yan, ha? Teodoro to Filipinos. Nananawagan siya, ha? Makinig po kayo, mga kababayan, mga kaistorya. Don't lose sight of China's illegal acts in the WPS. Ang ginagawa nitong mga pro-China, inilalayo ang pansin ng mga Pilipino sa ginagawang kawalanghiyaan sa atin ng China. Oo, sila yung mga apologists ng China eh. Pinapupugi nila eh. Ha? Tuloy natin, basahin natin. Bakit yan nasabi ni Secretary Gibo? Ha? The Department of National Defense on Tuesday reminded Filipinos not to lose sight of China's illegal activities in the West Philippines. Huwag natin kalimutan yun na talagang si China ang gumagawa ng kawalanghiyan sa atin. Pinanghimasukan na nila tayo sa atin pong EEZ.
Ah, Scarborough Shoal atin yun kung tutuusin, kinamkam na po nila. As debates heat up over the so-called gentleman's agreement. Sinong nagbanggit ng gentleman's agreement na yan? Si Harry Roque. Reportedly made by the former administration with Beijing. Ay yung gentleman's agreement na yun, kumu verbal lang po yun, sakalang yan sinabi ni Duterte. Actually, wala siyang sinabi eh. Nalaman kung gentleman agreement yan, verbalan lang yan, salita, hindi natin alam yan, diyan alam ng mga Pilipino na narinig ko na lang yan nung nagsalita ng ganyan si Roque. Hindi rin alam ng mga mababatas. Ang tanong dito, legal or illegal? Diba? While we realize that accountability is important in the issue on whether or not the so-called gentleman's agreement was forged with China regarding the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal, we Filipinos must not lose sight at the of the fact that the main threat to our rights in the WPS is the Chinese government's illegal activities. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. said in an open letter. Wag natin kalimutan yun. Ang threat, ang banta talaga sa atin. Sa atin pong karapatan sa West Philippines ay yung illegal na ginagawa ng gobyerno ng China dyan. Chodoro also reminded Filipinos not to fall into the trap. Mag-ingat tayo na huwag tayong mahulog sa patibong na yan ng China na gumagamit ng mga pro-China, ng mga mouthpieces. Refocusing the debate, yung iniligaw ang pansin po natin, which she said is part of Chinese propaganda on the issue. Aba, propaganda pala ng Chinese yun. Pag nabubuking na sila, ang ginagawa po, dinadivert yung attention ng mga Pinoy. Kaya mag-ingat kayo, understood na ngayon yung sinasabi ng mga pro-China, nagpapa-interview pa. Diba, mga ka-istorya, understood na. Tuloy. Let us not fall into the trap set by Chinese propaganda of refocusing the debate on a so-called promise while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in iniiwas nga sa issue si China, dinadivert ang atensyon ng mga tao. Former presidential spokesperson Harry Roque earlier said former President Rodrigo R. Duterte reportedly had a verbal agreement. Yung sinasabi ni Roque na gentleman's agreement, verbal lang po yun. Walang pirmahan yun. Walang black and white po yun with China not to construct and repair Philippine facilities in the WPS. This includes sending construction materials for BRP Sierra Madre. Roque also clarified that this agreement does not involve the towing or removal of the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. U.S. Security Executive discussed Chinese harassment, so on and so forth. Ayaw ko na yan, mga ka-istorya, ha? Ngayon, ito pa, mga ka-istorya. Ito na lang, ito. Marcos Admin. Ito na naman si ano to eh. Si Harry Roque na naman to. Marcos Admin lacks strategy in Ayungin Shoal. Roque. Ha? Yung estratehiya pa ni PBBM ang may mali. Sige nga, ay yung estratehiya ni Duterte. Kaya nga lumaki ang ulo ng China eh. Kaya nga dambuhala yung inabutang problema ni PBBM eh. Diyan sa West Philippines eh. Ito lang. Nabawasan ba ng Duterte administration o napaliit ba nila yung problema natin sa WPS? Sa administrasyon ni Duterte. Napaliit ba nila o nabawasan man lang nila yung problema natin sa China? Hindi! Lumubo nga eh. Ang laki-laki nga eh. Bakit? Eh kasi nga yun, pro-China. Pro-China. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, baw nang baw daw po sa China. Diba? Ito, laki na naman ang butas dito sa sinasabi niya ito ni Roque. Ha? Tuloy natin. Wait, nawala. Anong nangyari sa iyo? Ito yun. Sa baba. Ayun, BRP Sierra Madre. Ito lang ha, napansin ko lang. Comment lang ako. Sa mga nakaraang administrasyon, may pagkukulang din sila dito eh. Bakit noon pa hindi nila ginawa na i-repair itong BRP Sierra Madre? Bakit?
Mula nang napalitan si Erap Estrada, kasi ang nagsadsad niyan dyan, mga ka-story, Erap Estrada. Kaya hindi ako naniniwala na Erap Estrada ang nakipagkasunduan sa China. Imposibleng mangyari yun. Simulan natin kay Gloria Arroyo. Bakit hindi nila ito pinursigi na i-repair? Alam naman nila na ito na lang ang panlaban natin dyan. BRP Sierra Madre, hinayaan lang nila na magkaganyan yan. Bulok-bulok na. Ha? Kahit ganyan yan, ang laki ng simbolo natin yan. Stronghold natin yan. Ang natitirang stronghold po natin dyan sa West Philippine Sea. Kung wala yan, baka tuluyan na yung nakontrol ng China. Ay, anlapit lang dyan ng Reed Bank. Oh, mga ka-istorya. Sa Pinoy administration, nanalo sa arbitration si Scarborough Shoal. Pero bakit pinabayaan din itong BRP Sierra Madre? Sa Duterte administration, bakit pinabayaan din? Pag yan ay tuluyan ng bumagsak sa pagkabulok, ala na, para na nating binigyan ng malaking chance ang China. Ngayon lang talaga sa administrasyon ni PBBM, sinisikap na i-repair yan eh. Ha? Kasi yan na lang ang natitira nating panlaban sa China eh. Di ba? Napansin ko lang. Mga ka-istorya, tuloy natin. Former presidential spokesperson Harry Roque claimed on Tuesday that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s administration lacks strategy in conducting resupply missions to the grounded BRP Sierra Madre in Ayong Insulu. Utot mo. Huwag mga kaming pagbubulahin, Roque. Roque, in a televised interview, said, judging from history, China will not allow further delivery of construction materials to BRP Sierra Madre. Minsan, pasensya na kayo. Nakakapagsalita ako ng medyo nakakadiskusto. Pasensya na. Pasintabi po ha. Okay, agapan na natin agad. I apologize po mga ka-istorya. Pasensya na. Kasi nakakabuisi talaga, nakakapikon talaga na pinagbububula tayo eh. Nakakasar po talaga na pinagbububula tayo. Eh, ang turing yata sa atin, mga bata, o kaya naman, ang turing yata sa atin, mangmang, walang utak. Eh, alam naman na natin kung ano ang nangyayari, kung ano ang katotohanan eh. Diba? Nakakainis lang. But you know, there's such a thing as discarte. I do not believe that we did not deliver construction and repair materials, but it can be done in a manner that would not provoke. Paano? Eh, lahat na lang naman ang paraan. Sasabihin nyo, pinoprovoke ng gobyerno natin, ng administrasyon ni PBBM ang China eh. Tingnan nyo, baliktad na ang sinasabi dito ni Roque, tayo na ang nangpoprovoke at si China. Ang katotohanan, si China ang nangpoprovoke. Silang nagsisimula ng gulo dyan, pero binabaliktad ni Roque. O sinong hindi maiinis niyan? Diba? Mga ka-istorya, sinong hindi maiinis niyan? Oh, this prompted him to emphasize that what's lacking with the Marcos administration is a clear strategy. Discarte. That's what is probably lacking now, which leads me to my next point. Are we really wanting to provoke China to respond in a way that we know she will because She will because we want the United. Oh, tingnan mo yung sinasabi ko nga, mga kasunatay, sinasadya natin daw na pinuprovoke natin ang China. Para daw po galitin natin si China at pagkatapos ay magpapasaklulo tayo kay Amerika. At tingnan nyo yung mga wordings dyan ni Roque. Tayo na ngayon ang masama. Pilipinas na ngayon ang masama. Ipinaglalaban lang naman natin kung anong atin. Tayo na nga yung pinanghihimasukan. Tayo na nga yung winawalang hiya sa sarili nating bakuran. Tayo na nga yung binubuli, tayo na yung nasasaktan, tayo na yung hinaharas, tayo pang pinapasama ni Roque. Sinong hindi magagalit sa ganyan? Kayo, anong nararamdaman ninyo? Natutuwa ba kayo sa ganyang sinasabi ni Roque? Mga ka-istorya, pasensya na, ito'y opinion ko. Labanan ito ng mga opinion, opinion niya yan. Yung opinion niya, pabor sa China. Ako, ang opinion ko, maka-Pilipino, pabor sa Pilipinas. Diba? Mga ka-istorya, tuloy, sa baba. In the same interview, Roque admitted that he's a bit worried because it seems like Marcos does not have a clear policy on China. Bulag lang kayo, ang linaw-linaw ng pulisiya ni PBBM. Paiksiin natin, hindi papayag si PBBM na kahit isang pulgada kwadrado man lang ng teritoryo ng Pilipinas ay maagaw pa ng, sa ang binanggit niya is foreign force ng ibang bansa. Ganun yun. Ang linaw-linaw noon. Eh sila nga eh, ang gusto nila eh, tuluyan yatang makontrol lang China ang West Philippines eh. Di ba? Di ba mga ka-istorya?
Kaya kasi nung hindi maiinis ng mga sinasabi ni Roque, eh pinagluloko niya tayo. Ang linaw-linaw naman, nakikita natin at alam natin kung ano yung totoong nangyayari. Di ba? His remarks came after he was asked what his comment was on Marcos' recent directive to form a body briefing of the country's maritime security following the recent escalation of... Kasi may ginawa po si PBB na isang entity uli para po bantayan at asikasuhin ang atin pong EEZ, ang West Philippine Sea. Nagalit na naman sila, hindi nila nagustuhan. Why is it only now that he is forming this office if he had a very clear idea of how we should proceed with Philippine-China bilateral relations? Roque asked. Alam niyo kung nag-pro-China si PBB, tahimik to si Roque. For his part, Roque believes it would just be better to listen to the country's ambassador in China because he supposedly knows how the Chinese thinks. He knows, oh, shit. Mas dapat ngang hindi makinig si PBB sa inyo eh. Earlier, the former presidential spokesman warned that the Philippines may lose Ayungin Shoal should it continue. Muntik na ngang mas mawala yan eh. Muntik na nga yung mapunta sa China eh, sa Duterte administration eh. Baliktad yung sinasabi ni Roque. Baliktad. Top diplomat, ito na. Baka sabihin kasi ng mga, sinungaling yan si PBBM ninyo. Hindi totoo yan eh. Di punta natin yung sinabi mismo ni Antony Blinken. Top U.S. diplomat affirms Washington's ironclad. Talagang matibay po ang commitment ng Amerika sa Pilipinas tungkol yan dun sa Mutual Defense Treaty Pact. U.S. Secretary of State Antony Blinken said Tuesday the United States will come to the defense of the Philippines amid rising tensions with China over disputed territories in the South China Sea. First paragraph pa lang ha. Blinken issued the pledge shortly after arriving in Manila for talks with the Philippine Foreign Minister Enrique Manalo. He said the U.S. will stand by the Philippines in our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty, referring to the 1951 treaty that binds its nation to come to the other's defense in the event of war. China has claimed so on and so forth. These waterways, yan po sa South China Sea, ha? Alam din ng Amerika kung gaano kahalaga yan sa atin. These waterways are critical to the Philippines. Alam ng Amerika, ha? Mataas na opisyal ng Amerika ang nagsisimula. Bakit hindi ito sinasabi gaya niya ni Harry Roque kung gaano sa ating kaimportante ang West Philippine Sea? Di ba? To its security, napaka-importante daw po sa atin. Ha? Para sa seguridad natin, sa ekonomiya natin, but there also, critical to the interest of the region, the United States in the world. Ha? Totoo yun. Hindi tayo dapat pumayag at hindi rin papayag ang maraming bansa sa buong mundo na makontrol lang China ang South China Sea kasi lahat ng mga bansa na yan, mga kaistorya, malaki ang role sa kanila ng South China Sea sa kalakalan at sa seguridad, sa peace at seguridad, kapayapaan sa buong mundo. Kaya sinabi ko sa inyo dati, itong si China, alam nila, marami silang sasagupaing kalaban. Saan sila pupulutin kung itutuloy nila na sila ay makikipagyera? Alam nila, takot yan. Maniwala kayo, takot yan. Kaya nga gumagamit yan ng mga mouthpieces eh. Kaya nga gumagamit yan ng black propaganda at disinformation sa social media eh. Bakit? Ay yung taktika nila na art of deception. Gusto nila tayong talunin na hindi sila sasabak sa giyera kasi alam nila pag sumabak sila sa giyera, tao, bagsak ang bansa nila. Ngayon pa nga lang, bagsak na ekonomiya nila, how much more kung sasabak pa sila sa pakikipag-giyera. Ha? Amerika, Pilipinas, Taiwan, ha? Australia, South Korea, Japan, NATO, EU, Canada. Saan sila pupulutin? Diba, mga ka-istorya? In response, ito, nagalit dito si China. Ay, nakuha na ito ni Blinken. Diba? Ito pa yung isang balita po dyan tungkol dyan, mga ka-istorya. Kaya kayo, makinig kayo sa sinabi po na ito ni Secretary Gibo, Teodoro, mag-ingat kayo. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mga pro-China. Mag-ingat kayo. Huwag tayo mahulog sa patibong na yan ng China. Gumagamit sila ng black propaganda at disinformation campaign. At isa sa pangunahing target nila sa disinformation campaign nila sa social media ay ang Pilipinas. Ginawan ko na rin po yan ng content. Mag-ingat kayo, mga kaistorya. Mag-ingat. Ha?
Ipagtanggol muna natin bansa natin. Bago ang bansa ng China, Pilipino tayo. Di ba nila naiisip na kung mapahamak ang Pilipinas dahil sa China, damay-damay tayong lahat, pati mga mahal natin sa buhay dahil dito tayo nakatira sa Pilipinas. Di ba? Oh. Ano sa palagay ninyo, mga ka-istorya? Ha? Dito sa mga mouthpieces na ito ng China. Pilipino ka pero pinagtatanggol mo China. Anong klase 'yan? Di ba? Oh, sige, sabihin niyo opinion niyo 'yan. Aba, ito naman ang opinion namin. Mas gusto namin na pumabor kami sa Pilipinas kaysa sa China. Di ba? Di ba? Mga ka-istorya. Sila sagaran yung paninira nila sa administrasyon ni PBB. Grabe. Grabing paninira, mga ka-istorya. Hmm? Mag-ingat kayo. Huwag kayong mahulog sa patibong ng China. Excuse me po. Hanggang dito na lang, mga ka-istorya. No? Paki-share at paki-like. Agapan natin, mga ka-istorya. Sama-sama tayo. Uulitin ko ang sinabi ko. Ang power, ang lakas ng isang influencer na kagaya ko ay yung boses namin sa pamamagitan ng mga contents at vlogs po namin. Kayo naman ang power ninyo ay sa pamamagitan ng pag-share at pag-like para malaman ng mga kababayan natin kung ano ang katotohanan at huwag silang mailigaw. Ano po? Salamat po sa inyong panonood. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, mga ka-istorya, dahil napakainit na. Ano po? Ang totoo, hindi nyo lang kita pero tagaktak na yung pawis ko kasi kulay itim po yung suot kong damit ngayon, mga ka-istorya. Ha? Pakishare po at pakilike, shoutout po sa mga sulid po nating ka-istorya dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, sa Egypt. Dito po sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea. Maging dyan po sa Australia at sa New Zealand, sa Hawaii, sa Guam, sa Alaska, sa Macau, China meron. At maging dyan po sa Russia, may nanonood sa atin dyan, mga ka-istorya. At siyempre sa mga sulit po nating ka-istorya dito po sa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa mga sulid ka-istorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Salamat. Yan, mga kaluyal natin nanonood. Shout out po sa inyong lahat. Ano po? Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya po ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.